Mga Saswong, Magical Touch here, and welcome back again to my channel of Rubel Cortez Vlogs. Nandito na naman po tayo sa panibagong videos na may bago kayong matututunang dagdag aral at kaalaman. At kung interesado ka sa mga ganitong klaseng usapin, just keep on watching. At kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, just feel free to visit and stay my YouTube channel. Ako po ay gumagawa ng mga videos na may kinalaman sa mga hair tips, hair tutorial, unboxing reviews, and vlog ideas na talaga naman alam ko na may matututunan kayong aral at kaalaman. Bago ang lahat, pindutin mo muna ang like button at subscribe button. At syempre, wag na wag mong kakalimutan, pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas ko na ina-upload every week. At kung nagawa mo na ang mga ito, umpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. So for today's videos, ay tuturuan ko po kayo kung paano magkulay ng shades ng ash. Usually, alam naman po natin na ang shades ng ash ay kailangan i-bleach. Pero itong buhok po ng ating customer, ang texture po ng buhok niya ay sobrang nipis. At kung napapansin niyo po, dito medyo dark. And from dark to light. At pagdating dito, medyo maano na po yung buhok niya, magapok na at rubberized. Kasi ito pong kulay na ginawa sa kanya is patong-patong po yung kulay kasi nagpa-fashion color siya dati. So gusto niya ulit magpa-fashion color pero ayaw ko kasi ayaw ko masira yung buhok niya. At narecommend ko sa kanya dahil gusto naman niya ay kulay ng ash, ay papatungan ko na lang po ito ng shades ng ash. So para mangyayari kung ano man pong lalabas sa kulay niya, ay medyo ash pa rin po. Lalong-lalo natin dito sa part na to na mga 3 inches kasi ito po yung kulay niya na light. At dito po yung lutong-luto sa kanyang pagka-bleach dati. So lalabas po sa kanya ay style parang ombre color. So after po nun, iba-Brazilian blowout po natin siya gamit ang iCure Brazilian Blowout na alam naman po natin, napakagandang Brazilian sa lahat ng Brazilian. So, abangan nyo po mga Saswong. Just keep on watching until the end. See you later! So, first step po natin mga Saswong ay divided into 3 sections. So, 1, 2, 3 section. At ito pong kulay natin ay gagawin na natin na roots to end lang po yung pag-a-apply natin. So, ginamitan ko po siya ng ash color. At ang oxidant lang po na ginamit ko sa kanya ay 6%. Dahil po, yung buhok po niya ay sobrang nipis na po. Lalong-lalo na po yung hibla at super luto na po yung kaniyang buhok sa kaka-bleach. So, 6% lang po para hindi masyadong matapang at mag-dry ang kaniyang buhok. So, roots to end po dahil mababang oxidant naman po ito at para kahit papaano, yung kulay naman po niya sa taas ay magpantay kasi meron po siyang 1/2 inches na virgin hair na kulay itim na ang tubo. So ayan mga Saswong, tapos ko na po siya applyer ng pangkulay na ash. Ito na po ngayon ang itsura niya. Ayan, so katatapos ko lang po mag-apply ng color na ash. Kitang-kita po natin na sa bandang baba
Ayan, ash na agad. So, hindi pa po ito natatapos dito dahil ibababad po natin ito ng at least 45 minutes to 1 hour. Dahil kapag dumating na yung saktang oras para magbanlaw at na-achieve na yung color, at shampooin po natin ng 2 times para open na open po yung cuticle ng kanyang buhok para once na i-rub yan natin ng Brazilian blowout, ay absorb agad nung buhok ang mga gamot na ilalagay sa kanya. So, halina at samahan niyo po ako. So, time check po tayo mga seswang. Ito na po yung buhok ng ating customer. Dumating na po yung 45 minutes at nabanlawan ko na po siya. So, kung nakikita niyo parang ombre color siya or parang balayage, dahil ganun po talaga ang itsurang kulay na lalabas kapag yung buhok ng customer ay dati nang na-bleach or dati nang kinulayan na tumagal ang ilang buwan. So, ito na po siya. Ayan ang itsura niya after lagyan ng ash. So, gagamitan ko po siya ng eye cure. Ayan. Iuubos natin to. Alam naman po natin na magandang klaseng Brazilian itong eye cure treatment na to. Ayan, after ng eye cure, lalagyan din natin siya ng power dose na Caragala Banding Agent. So, ang purpose po nito para makatulong po ito sa pag-bond ng kanyang buhok. So, ihalo lang po natin 2 cm. Then, okay na po yun. Ayun po ilalagay natin sa kanyang buhok. Section po again ng 3 section. 1, 2, and 3 section. Dito po tayo mag-umpisa sa main nape area. Ayan. So, again po, sa pag-a-apply, lagi ko na po itong sinasabi at lagi nyo na nung nakikita at naririnig. Top, top, top. Hagod, hagod, hagod. Perfect. So, ganun po ulit ang gagawin natin. Section. Kuha. Then, top, top, top. Hagod, hagod. Huwag po isasagad sa anet dahil hindi natin alam kung meron siyang allergic sa kanyang anet. So, ganun pa rin po. Hanggang sa matapos, tap, tap, tap. Huwag sasagad sa anet. At, tapos na. Tap, tap, tap. Hagod, hagod, hagod. Divide natin. Dahil hindi kayo ng isang paguran. And, tap, 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 tap. Hagod, hagod, hagod. Hindi po natin kailangan ng basang-basa ang buhok ng ating customer sa Brazilian. So, sa paglalagay po nito kung saan mas dry, dun po tayo mas magpo-focus at maglalagay ng medyo madami. So, tap, 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 and hagod, 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 and suklay, suklay. Nasa matapos po, ganun pa rin po, hagod, hagod, suklay, suklay, and tap, tap, tap. Hanggang sa makarating po tayo sa pinakadulo at tapos na. So, ibababad po natin ito ng 45 minutes. Then, after 45 minutes po, ibablower na natin ng medium heat ng blower. At, paplansyahin po natin siya ng naaayon sa texture ng kanyang buhok. So, gagamitan ko po siya ng 160 degrees Celsius para hindi po mag-fade yung color niya. Kasi usually, napapansin natin kapag tayo nagpa-fashion color, pag pinaplansya, nawawala po yung kulay pag pinaplansya. At nagbabago. Kasi po, sobrang init po ng plansya na ginagamit nung gumagawa sa buhok. So, mali po yun. Kailangan po natin hindi masyadong mainit. So, dinidepende po ang pagpa-plansya kapag na-fashion color sa texture ng buhok. So, kapag dry na, syempre, huwag na natin ito masyado plansyahin. Kasi hindi na po makakatulong yung sobrang init ng plansya. Ito po yung buhok ng ating customer. So, kung nakikita nyo po dito sa part na to, ay medyo dark. At pagdating dito, papalay siya ng papalay. So, usually, kapag kapinyalaan siya natin ito, ng diretsyong plansyang pa ganun, ay alam natin na magbabago yung kulay nito at mawawala. So, ang technique po dyan, para hindi mawala yung kulay, ay paplansyahin natin po ng mga 2 or 3 hagod na katulad nito at hindi natin masyado paplansyahin to yung may dating kulay kasi baka mawala. So, ganito lang po yung technique. So, 1, 2, 3, and pang 4 kasama na po yung nasa
baba. Ayan. So, dahil medyo dry na po siya, hindi na natin siya kailangan plansyahin ng todo. So, okay na po yun. Haguran na lang natin ng isang beses. And pack. So, tapos na po siya. Ayan, mga saswang. So, ano pong masasabi nyo, madam? Na-achieve po lang po yung color na gusto ko. So, satisfied po ba? Yes, po, satisfied. Wow! So, thank you so much, mga saswang. Another happy, satisfied clients again from Rommel Cortez. Yan! Thank you so much, mga saswang! Thank you so much, mga saswang! Dahil tinapos nyo itong topic of the day natin. Kung interesado ka sa mga ganitong klaseng usapin na mga videos na may kinilaman sa hair tips, hair tutorials, unboxing reviews, and leg ideas, huwag nyo wag ka mahihiyang mag-comment dahil open na open ang ating comment section at papakinggan ko po kayo isa-isa at gagawa natin ang topic yan para mapag-usapan sa next vlogs ko. Hanggang sa muli, ito po ulit si Rommel Cortez na nagsasabing, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat, and I love you all and bless you all.